Ayan, magandang umaga mga kaherbal. Ngayong umaga, ang pag-uusapan naman po natin ay tungkol po sa tanglad. Ayan, yun yung pangako ko sa inyo nung nakaraang video natin. Yan po ang tanglad. Kahit wala po kayong lupang taniman, pwede nyo pong itanim sa isang plastic container, yung mas malaki po para mas lumago siya. Yan po ay bigay nung kaherbal natin from San Pablo, Laguna, si kaherbal Arlene de Guzman. Ayan. Marami po nakakaalam na ang tanglad ay ginagamit pampabango at pampasarap ng pagkain. Pero alam nyo po ba na may health benefits po palang nakukuha sa tanglad? Saan po maganda ang tanglad? Mainam po siya sa may high blood, lalo na po yung mabilis ang tibok ng puso. Napakabisa pong pangpakalma ng puso yan. Nare-relax ang blood vessels, kaya bumababa po ang blood pressure. Paano po ang paggamit sa high blood? So, 5 pirasong tanglad po, pakukuluan nyo po sa 3 tasang tubig sa loob ng 10 minuto. Hahati-hatiin nyo po yon sa 3 tasa. Iinumin nyo po yung 1 tasa, umaga, tanghali at hapon. Mainam din po siya sa may kidney problem, dun sa mga hirap umihi at kakaunti ang ihi. May diuretic property ang tanglad, madedetox ang katawan at babalik sa normal na dami ang ihi nyo. Paano naman po ang paggamit sa may kidney problem? 10 piraso po ng dahon ng tanglad, pakukuluan nyo po sa 3 tasa ng tubig sa loob ng 10 minuto. Iinumin po yun lahat sa hapon o sa gabi bago matulog. Mainam din po siya sa may lagnat. 8 piraso naman po ng dahon ang gagamitin, pakukuluan uli sa 3 tasa, 10 minuto. At iinumin nyo po yung 1 tasa every 4 hours hanggang humupa po ang lagnat. Saan pa po mainam? Hindi lang po dun sa pinag-usapan nating 3 problema na yun, ano? Sa may problema sa pagtulog, maganda rin po siya. Sa pamamanas, yung pong may edema, lalo yung mga namamanas ang paa, yung may problema sa kidney. Sa hindi natunawan, po pwede rin pong inumin. Sa sakit ng ulo at kalamnan, pwede rin po sa inyo. Sa may dysmenorrhea, yan, ang ganda pala niyan. Doon sa mga sumasakit po ang puson na mga kababaihan kapag may buwa ng dalaw, nakatutulong din po sa pagpapababa ng sugar at kolesterol. Ito pa po yung isang mainam sa kanya. Kinukuhanan po siya ng essential oil at mabisang pantaboy ng lamok. Pero ito po ay hindi po pwede sa mga buntis. Kumonsulta muna po kayo sa doktor kung gagamit po kayo ng tanglad. Ang susunod po nating ibibidyo, health benefits po ng guyabano. Matindi po ang guyabano, kilala bilang anti-cancer. Pero ano pa ba yung benepisyong makukuha natin sa pag-inom ng pinaglagaan ng dahon ng guyabano? Mga kaherbal, please follow us on Facebook, Kaherbal Ako Facebook page, at sa YouTube naman po, Herbularyong Engineer YouTube channel. Maraming salamat mga kaherbal.